Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong napakaganda at mapagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o BARM. Kamusta ho kayong lahat ngayong araw na ito? Ngayon po ay Thursday, Huwebes, Kamis, mapiyagi na gay sa guna. At ito na ho ang ating 148 episodyo ng ating programang MHS Delivers. Today is December 14, 2023. Isa pong napakamemorableng araw para sa buhay ng inyong lingkod. At ngayon po ay 29 sa buwan ng Jumad al-Awwal 1445 sa ating Hijri calendar. Sana ho ay samahan nyo kami sa ating isang oras na programa hanggang alas 12 ng tanghali bawat Huwebes yan. At syempre tayo ho ay live sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan AM po yan. At live din sa ating Facebook page ng Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Naku po, kung kayo ay hindi pa ho nakaka-follow o nakakapag-like ng ating page, kayo po ay malugod naming iniimbitahan. At nang makasama namin kayo sa ating pamilya no, ng mga kabalay dito po sa MHSD. MHSD is Ministry of Human Settlements and Development. At syempre ngayong araw na to, kasama pa rin po natin ang ating mga kabalay at ang ating mga kapwa homecasters na sasamahan tayo at tutulungan tayong hatid sa inyo ang pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Mula ho sa aking kanan, nariyan pa rin ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria. Ria, good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh at isang magandang makatahanang umaga sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwairia bin Emran Muhammad. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Should I go for nag-uulat? Should I go for mamaya-maya, iba na ho ang extra ng ating kabalay na si Ria sa ating balitaan coming right after this ating preliminaries. At syempre mula ho sa ating kanan, aking kanan, nariyan naman ang ating kabalay at kapwa homecaster rin din. Nakasama ho natin dito sa ating station ngayon, atin ang station ngayon, na si Kabalay na Hamsari. Kabalay na Hamsari, good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. At magandang umaga po, Ma'am Sally at Kabalay na Rie. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa ating programa at nanonood sa ating Facebook Live. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers. Isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabuluang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry.
Aha, that is so right. Nako, mga bagong kaganapan, no? Ang ating pinakabagong mga pagsisikap para ho maitaguyod natin ang implementasyon ng ating mga proyekto. Of course, ang ating mga ating mandato, ang ating mga tungkulin para ho sa ating kapwa Bangsamoro. Ang nakaatang sa ating balikat sa Ministry of Human Settlements and Development ay mag-provide ng disenteng pabahay para sa mga pamilyang Bangsamoro. And of course, hindi nawawala dyan yung ating technical assistance sa ating local government units patungkol naman sa formulation updating, no? At saka yung approval na ng kanilang comprehensive land use plan at zoning ordinance. Tumutulong po tayo dyan. At hindi nawawala yung ating regulatory functions. Para naman po sa ating urban and rural developments dito sa ating rehiyong Bangsamoro. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras sa pamamahayag ngayong araw na ito. At mamaya-maya ho ay matutunghayan natin ang mga balita ngayong araw na ito. But before that, atin hong panoorin, pakinggan ang ating napakamakabuluhang paalala regarding our housing loan program na hopefully atin na pong itataguyod sa mga susunod na taon, inshallah. Kabalay na Almansor S. Ugaw, take it away. Magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 tiraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na investigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program na atin pong itataguyod one of these days, maaaring ngayong taon or sa mga susunod pong taon para ho sa ating mga kababayang hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. Doon po sa may mga regular na income pero hindi po sapat na magpatayo ng bahay para ho sa kanilang pamilya. Ito ho ang programa para sa inyo. One of these days, tayo ho ay magiging ka-partner or magiging ka-partner po natin ang Pag-ibig Fund, inshallah, for this program ng ating ministry. Sana ho ay lahat ng mga hamon, lahat po ng mga issue ang kinakaharap natin ngayon ay malutas na po natin para may sa katuparan na all the way itong ating housing loan program, inshallah. At kakibat po natin dyan ang Housing and Human Settlement Division, ang HHSD na pinamumunuan ng hepe nito na si Abdulhamid Alawi Jr. At yung ating tigdisenyo ng ating mga pabahay, ng ating housing units,
ay sa ilalim po ng Planning and Design Division na pinamumunuan ng ating chief na si Engineer Zainuddin Buisan. And of course, lahat po ng division at seksyon sa ating ministry ay kaakibat ho, kabahagi ng pagtiyak ng napaka-epektibo at epesyenteng pagpapalaganap, pagpapatupad ng ating mga proyekto. At tayo ngayon ay dadako na sa ating balitaan ngayong episode natin, the 148th episode ng ating programang MHS Delivers for this day, December 14, 2023 and the 29th of Jumad al-Awwal 1445. Para ho sa ating headlines ngayong araw. MHSD proposed budget para sa 2024 inaprubahan na ng CFPM. MHSD nakibahagi sa public hearing para sa draft CLUP ng LGU-UP. At ang ikatlo at huli sa ating headlines, MHSD pinalakas ang kampanya para wakasan ang VAW, inorient ang mga empleyado sa bawal bastos law. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD proposed budget para sa 2024 inaprubahan na ng CFPM, narito si Kabalay na Ria. Sa pagpapatuloy ng pagsisikap nitong magbigay ng mas marami pang bahay sa mga pinakanangangailangang pamilya, magbigay kapangyarihan sa mas marami pang lokal na pamahalaan at paigtiin ang regulasyon ng mga pag-unlad sa kanayunan at urban sa Bangsamoro, naging matagumpay ang Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, sa pagtatanggol sa panukalang budget nito sa Mother Committee ng Bangsamoro Transition Authority, ang BTA, noong ika-siyam ng Disyembre 2023. Ang pangkat mula sa MHSD ay pinangunahan ni Ministro Hamid Aminuddin D. Bara kasama sina Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Ismael W. Ibrahim, Director Salem C. Dimuna ng Operations and Management Services, Director Suharto S. Wahab ng Technical and Regulatory Services, at ang mga pinuno ng iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry. Sa pamamagitan ng mabungang deliberasyon, inaprubahan ng Committee on Finance, Budget and Management ang eksaktong iminungkahing budget ng MHSD na 1,132,845,994 pesos na siyang nakasaad sa Bangsamoro Expenditure Program, ang BEP. Sa press release na inilathala ng BTA, sinabi ni Deputy Speaker Attorney Paisalina Tago, Subcommittee K-Chair, na ang napakalaking pagtaas ng budget ng MHSD ay inaasahang susuporta sa mga operasyon nito para sa Housing and Human Settlement Development, Housing Regulation and Land Use, Human Policy and Coordination, at Monitoring and Evaluation Programs. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joyria Bentemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nakibahagi sa public hearing para sa draft CLUP ng LGU-UP. Matapos ang serye ng pagbibigay ng technical na tulong sa pamamagitan ng mga workshop at single approach assistance, sinaksihan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang public hearing para sa Comprehensive Land Use Plan o CLUP ng government unit na ng munisipi ng UP na binalangkas ng local government unit nito, na ginanap sa Municipal Gymnasium ng UP Maguindanao del Norte noong Nobyembre 28, taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng public hearing, nakatanggap ang LGU ng mga feedback at pahayag ng suporta para sa draft na CLUP mula sa mga stakeholder na inaasahang tutulong na gawing epektibo ang darating na pagpapatupad. Ang public hearing ay ang ikalawa sa apat na paglilitis sa bugabalangkas ng CLUP
na inuunahan ng pre-public hearing at kabilang sa information dissemination of public exhibit of drafts na susundan ng committee hearings na gaganapin sa lokal na sanggunian bago magtapos sa post-public hearing kung saan implementa ang mga pagbabago at ang pagsumite. Kinatawanan ni Suharto Wahab, ENP Rea REB, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ang MHSD sa aktibidad kung saan nagbigay siya ng mga mahalagang komento sa isinagawang forum. Kasama ni Director Wahab, si Nanrodin Abdullah RF, Director for Maguindanao Provincial Office, Engineer Muslima K. Abusama, Housing and Home Site Regulation Officer 4 para sa MHSD Maguindanao Office, Dato Nohas Daud at Burhamir Adzal. Nagbahagi rin ng mga mensahe sina Honorable Maria Rona Cristina Piang Flores, Municipal Mayor, at Honorable Wilfredo Ibanez, Municipal Vice Mayor, matapos ang formal na pagsisimula ng programa pangbungad na pananalita ni Honorable Maria Elena II at Castro, Chairperson of the Committee on Natural Resources and Environmental Protection. Ibinahagi ni Engineer Paolo Cagara, RNMPA, Municipal Planning and Development Officer, ang katwiran at executive summary ng aktibidad bago ang mensahe ng suporta ni Captain John Ace Apaling mula sa Infantry Philippine Army. Formal na nagtapos ang programa sa pahayag ni Honorable Geraldine Bacas, Vice Chairperson of the Committee on Safety, Peace and Order. Sa tulong ng MHSD, natapos ang paunang draft ng CLUP 2023 at isinumite sa kani-kanilang sangguniang bayan para sa kaukulang aksyon na humantong sa public hearing. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah Abdullah nagulat. At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita, MHSD pinalakas ang kampanya para wakasan ang vow inorient ang mga empleyado sa bawal bastos law. Narito si Kabalay na Ria nagbabalik. Bilang bahagi ng suporta nito sa pagpapalakas ng kampanya upang wakasan ang violence against women, ang VAW, inorient ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang mga bagong empleyado nito ukol sa Republic Act 11313 na kilala rin bilang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Nagtanap sa Park Inn Hotel Davao City noong ikalawa ng Disyembre ngayong taon. Inalakay ng resource speaker na si Attorney Amir Esam N. Ibrahim, Public Attorney 1 mula sa Public Attorney's Office sa Mabini, Davao de Oro, ang RA 11313, isang batas na pinaparusahan ang mga gagawa ng anumang hindi kanais-nais at hindi inanyayahang sexual na aksyon o pananalita laban sa sinumang tao sa mga pampublikong sasakyan, pampublikong lugar at mga online na espasyo bukod sa iba pa. Ang orange bilang isang maliwanag at optimistikong kulay ay kumakatawan sa pag-asa at isang hinaharap na malaya sa karahasan laban sa mga kababaihan at mga batang babae. Ibinahagi ni Zuhaira U. Ibrahim, Focal Person for Gender and Development o GAD ng MHSD sa panahon ng kanyang pangkalahatang ideya ng multi-year effort na sinimulan ng United Nations sa buong mundo. Ang kampanya upang wakasan ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata ay batay sa mga pangunahing prinsipyo ng karapatang pantao, pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan. Wika naman ni Charani B. Pandi, Alternate GAD Focal Person. Nagtapos ang programa makalipas ang open forum kung saan nagtanong ang mga kalahok batay sa mga nakaraang karanasan o nagbahagi ng mga kaugnay na kwento na kanilang narinig at kung paano maaaring magamit ang bawal bastos law sa mga ganitong sitwasyon. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong 148th episode ng ating programang MHS Delivers.
Again, today is December 14, 2023, and the 29th of Jumadal Awal, 14:45. Ang oras natin ngayon ay alas 11:31 na po ng umaga. Guest natin kung gusto niya mag-hi. That is a great news, Kabalay na Rhea. Bago tayo dumako sa mga sumusunod na bahagi ng ating programa, atinuhong pabatiin ang ating guest speaker ngayong araw na ito para sa ating episode 148. Ang ating topic ngayon ay napakahalaga pa rin, katulad ng ating mga nakaraang topic for this month of December. At ipakikilala ho sa atin ang ating kabulay na si Rhea, ang ating makakasama ngayong araw na ito via Zoom, no? Kabalay na Rhea, sino nga ba ang ating kasama ngayon na nag-coin ng yung greeting? Ang ating kasama ngayon ay ayon sa gaya nga ng sinabi ni Ate Sally, ang pinanggalingan ng ating ngayon nakalimutan ko yung greeting natin. Makatahanang umaga, yes, sa ating lahat. Sa kanya po nang galing ang phrase na yun. Sa kanya rin siya rin po ang ating Director 2 for Technical and Regulatory Services na siya rin topiko natin sa araw na ito. On travel po siya ngayon, pero kahit na grabe nila ka-visit, grabe ka-pack ang schedule, binigyan niya pa rin ang oras ang ating episode ngayong araw na ito. Isa sa ating mga service directors na nabalita kasama rin kanina sa ating balita na kasama sa ating public hearing at sa budget hearing. Ang dami niyang hearings. Always open for conversation and for sa ating MHSD, ang ating Director 2 for Technical and Regulatory Services, Director Sort Soharto S. Wahab, Environmental Planner, REA and REB. Assalamu alaikum, sir. Makatahan ng umaga po. Welcome, salam. Makatahan ng umaga sa inyong lahat dyan, lalo-lalo na kay Ma'am Sally and the rest of the ICS team. Yes, that's right. Sir Swart, parang walang bahid ng pagod ang inyong boses ngayong umagang ito. Despite the fact, sir, na parang wala kayong pahingang yung week na ito. Kamusta ho ang ating aktibidad dyan? Bali, ito na yung pangalawang aktibidad ko ngayong Linggo. malamang pangatlo pa, pero hindi ko na nahabol yung isa. So, eto, tuloy pa rin ang laban para sa Bangsamoro. Mashallah, alhamdulillah. Sir Swart, maintain mo lang ang iyong energy, ha, dahil mamaya-maya babalikan ka namin para sa ating MHS Delivers. Para ho sa ating topic ngayon, and that is MHSD's Technical and Regulatory Services. Ano na nga ba ang mga magagandang accomplishments? At syempre, hindi nawawala yung mga hamon sa ating TRS. Sir Swart, ha, babalikan ka namin mamaya, inshallah. Okay, may thumbs up tayo kay Sir Swart. At dahil dyan, bago ho natin tunghayan ang ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na to, atin pong pakinggan ang ating napakahalaga, maikli lang ha, na paalaala regarding our resettlement housing program. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at tumilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development Farm Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan naman ho yung ating mga impormasyon na ibinahagi sa inyo regarding our resettlement housing program. Ito ho ang ating resettlement housing program ay atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngayon, nasa
2,947 or 46 ang housing units na ongoing po ang construction ng iba, at ibang units naman po ay na-turn over na natin sa ating mga deserving na beneficiaries. At nauna ho sa Basilan, sumunod sa Special Geographic Area, and then sa sana sumunod sa Basilan uli, Lamitan, and then sa Maguindanao and Sulu, na Basilan and Sulu naman. Okay? Yun po, and hopefully siguro mga earliest next year ay magaganap naman po ang sumusunod na awarding ceremony ng ating housing units. Maaaring yan ay sa mainland o sa island provinces ng BARM. Okay, inshallah. Sana ho ay mas mapabilis ang implementation and completion ng ating mga housing units, inshallah. Sa ngayon, atin pong pakinggan ang baong trivia. But before that, according to our kabalay na si Reed, siya ho ay magbabasa muna ng ating mga comments na natanggap sa ating Facebook Live. Kabalay na Ri, bago tayo dumako sa ating IPH Without O. Sige. Tutulungan ako ni Kuya Hansi dito sa pagbasa ng mga comments. First, starting with Ma'am Riza Abbas Abdulrazak. Siya po ang isa sa mga resource speakers natin tungkol sa gender and development. Shout out the watching from OCM, Office of the Chief Minister. Mm-hmm. Welcome, welcome. Kamakatahanan ng umaga po. Ma'am, kumusta? And Kuya Hamsi? Ang susunod na nag-comment po isang ating masipag na engineer na walang iba kundi si Engineer Muslima K. Obusama. Mm-hmm. Or ang profile name niya is Hamja MKA. Assalamualaikum, watching from the sky. Yes. Right. Ma'am Boss, nasan ka mo? Nasa Davao din to ang salit sa balay na rin. Alam ko na kung nasaan sila. Base sa kay Nusaira, watching from Airport Davao City. Oh. Nag-attend daw sila ng PLUC, ang Public Land Use Committee. Ay, Public Land Use Committee ba yan? Provincial Land Use. Yeah. Land Use Committee ng Basilan Province. Nag-review na natin mga lands. Para lang umaten ng itong pilop na to na naganap sa Davao City, kabalay na rin. At ang kasama nila ngayon from the ICS is Atano Hasdaud, right? Ang ating website administrator. Correct. Blue Lotus. At sumunod ang kanyang kabiyak, Abu Said Arudain, our provincial director ng Basilan. Assalamualaikum warahmatullahi, watching from Davao City. And may quotation siya, may Almighty Allah bless our life via Manila, Malaysia study tour. Inshallah. Exclusive preview sa anong kaganapan sa MHST ngayon. Inshallah. Okay. Ipahabol pa ni Sir Ives, Sir Director Swart, free Singapore tour. Inshallah. Mangarap tayo. Ay, nako. Walang masama sa pagkakaroon ng pangarap, ha? At syempre, direksyon. Sana ho, lahat ng ating mga ginagawa ay well-planned. Punadong planado. Dahil sabi nga nila, if you fail to plan, prepare to fail. Oh, dear. Kaya kailangan ng mga planong yan. Oh, meron ditong may theme song, no? From a distance, the world looks blue. Ayan. Sino nga yan? Dito na naman yung kantang din na. Hi, Sir Gadi. Hi, Sir Gadi. Hindi nakaka-relate yung aking mga kabalay rito. Hindi ko patanahunan yan eh. Okay. Abdulami Dalawi Jr. is also watching from a distance. And thank you very much. Before him, may comment ang aking insan, Abu Abdul Malik bin Musa, kakamay. Assalamualaikum daw from Al Madina, Al Munawara. And sino ho? Meron and dito. Attorney, si Ma'am Lake Makapantar, Attorney Zaniza Makapantar, may activity pa yan. Nag-excuse lang si para sa ating radio program. Sister Swart, tinamo nga naman, mashallah. Pasensya na sa ating mga idinulot na disturbance sa activity ng ating resource speaker. Pero alam naman, MHS delivers lahat ng mga pangangailangan. Kahit na ho, yan ay ating tawag dito, impromptu, no? Yung mga interviews talaga naman po hindi... Ambush interview. Hindi po ito nagsusurrender yung ating service director. Okay? Kabalay na Ria, ang iyong trivia ngayong araw na ito ay patungkol sa...
Ang ating trivia ngayong araw na ito ay tungkol sa ginakit. So, noong Monday, nagkaroon tayo ng kick-off ceremony para sa Sharif Kabunsuan Festival. That's right. Isang more than one week na activities simula noong Monday hanggang sa December 21. Mm-hmm. Isa sa mga highlight activities niya ay ang ginakit fluvial parade mm-hmm. na ngayong year ay magsisimula sa MB Kanalangan, Kalanganan. Kalanganan. Oh, Kalanganan. Kalanganan. Mm-hmm. At magtatapos sa BPMA Port. So every sa Port Henry, BPMA Port. Alam mo yung doon sa Baywalk banda, oh. Medyo sarap. Pero yun din ang drop off natin last year, nagbago okay. lang ang jump off natin na lugar. Okay. So magkakaroon tayo ng isang parade sa mm-hmm. Rio Grande de Mindanao and on December 19. Mm-hmm. Inshallah maaga po 'yan. So kung nasa malapit kayo ng lugar or gusto niyo makibahagi sa celebration, feel free magtambay sa banks ng Rio Grande at mag-hi kayo sa mga bangka. May mga kukunin pa. May tao yung bangka. Yes, may tao yung bangka, may decoration yung bangka, may kulintang ang ibang bangka. Malaman natin sa mismong araw na yun. Shoutout sa MTIT at sa Cotabatoga LGU sa pag-organisa ng activities. Mashallah! Yan po ay sinasagawa natin, no? Kinocommemorate taon-taon, no? Yes, Kabalay na Ria every year ang ating Sharif Kabunsuan Festival because it forms a great part of our history mm-hmm. as Muslims dito po sa Bangsamoro region. Yes. Okay. Thank you very much. At humahabol ang aking nako, napaka-importante kasama sa bahay. Assalamu alaikum po, watching from Sultan Kudarat. From Normie, Marnor Belong, SK. Okay, so yun po yung ibinahaging trivia sa atin ng ating kabalay na si Ria regarding ginakit, no? Ano ba yung sabihin ng ginakit, Ria, no? Oh, good question. Ano kaya? Kaya yun ang next. Ano, ginakit, pa kasi pag ginakit, sige. It's a Maguindanaon boat ginaginamit ng royalty nung kanaunang panahon. There you go. It was historically used to navigate coastal and inland waters ng Mindanao. So, pang river boat siya. Kumbaga, okay. Inland na boat. Yun yung tawag sila kyan nung mga Royalty. Okay. Not sponsored. Nung unang panahon. Not sponsored. Okay. Basically, yun. Convoy siya ng mga bangka. Oo. Nako, andyan na rin po with malalaking heart na mata ang aking mahal na classmate noong college sa DevCo, Mary Ann De La Cruz. Thank you so much for the comments sa ating Facebook Live. At dahil dyan from our IPH, let us now go to our HSF. Kung ano man po ang HSF, ibabahagi sa atin ang ating kabalay at homecaster na si Hamsi. Hamsi? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, ating pong pag-usapan ulit ang fire prevention at magbibigay ng tips kung paano tayo makakaiwas dito. Mm-hmm. Nakikita naman po natin kaliwat kanan na po ang mga sunog sa social media. Sa nakalipas po na tatlong araw, nakapagtala po ng dalawang sunog ang lungsod ng Cotabato City. Aside po sa sobrang init ng panahon at isa ito sa nagiging sanhi ng mga or rason ng mga sunog sa pagkakaroon ng sunog. Mm-hmm. Especially na po papalapit na din po ang ang mga holiday season. Mm-hmm. Dapat po tayo magdoble ingat laban sa sunog. Narito po ang mga paraan upang mapanatiling ligtas ang inyong mga tahanan at makaiwas sa sunog. Una, ugutin ang mga saksakan sa mga appliances at patayin ang mga gas stove kung hindi gagamitin. Pangalawa, iwasan ang mga electrical overload. Huwag mag-imbak ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog gaya ng mga oil, gas at mga pintura. Ilayo ang mga bata sa mga pwedeng pagmulan ng mga sunog tulad ng mga kandila or kahit saan na natin napiplace yung mga kandila natin at mga posporo. Maglagay ng fire extinguisher sa bahay at alamin ang paggamit nito. At ang panghuli, ilista ang mga emergency hotline sa inyong mga lugar para madali po sila makaresponde kapag kayo ay nangangailangan ng tulog. Correct. Laban sa sunog. At narito naman po ang fire safety tips kapag may sunog. Manatiling kalmado at agad na mag-evacuate. Awakan muna ang mga door handle or door na bago buksan ang pinto natin kasi doon po natin ma-identify kung may sunog po sa papasukan or sa lalabas kasi na natin mainit. Kung mainit po yung door na Ma'am Sally. Mm-hmm. Pangatlo, gumamit lamang ng hagdanan or pagbaba sa mga gusali.
Pangapat, kung may usok, gumapangatakpan ang ilong at bibig gamit ang mga basang tela. Panglima, kapag tayo ay nagkaroon ng sunog or apoy sa ating mga kasuotan, gawin ang stop, drop, and roll para mapuna ang apoy sa ating mga kasuotan. Mm. At number 6, humingi ng mga tulong. And 7, i-check ang mga sarili kung tayo ba'y nagtamo ng mga injury para maagapan din po yung mga panganib. Mm-hmm. At 8, huwag balikan ang mga nasusunog na bahay at gusali kung meron lang tayong nakalimutan na mga importanteng gamit dahil mas importante po ang ating mga buhay. Totoo yan. Yes po. At mga dapat gawin po pagkatapos ng sunog, iwasang lumapit sa mga lugar kung saan naganap ang sunog maliban mm-hmm. kung ito ay diniklara na ito ng mga ligtas na lugar para puntahan o lapitan ng otoridad. Mm-hmm. Tiyakin na na-impeksyon na ng mga kinaukulan ang inyong bahay o lugar kung saan naganap ang sunog. Mm-hmm. Pangatlo or panghuli, alisin ang mga bagay na maaaring magdulot ng karagdagang pinsala tulad ng mga basag na bubog or pirapirasong kahoy at iba pa na marurupok na kayo na maaaring bumagsak sa inyo. Mm-hmm. At yan po ang ating maikling segment ng Health and Safety First, your best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bang Samorom Sari Pala. Mashallah. Thank you very much, Kabalay na Hamsari. Ika nga nila, kailangan ho tayo mag-ingat dahil mas okay-okay pa yung nanakawan tayo kesa nasunugan tayo. Dahil kapag nasunugan, naku po, at wala na ho tayo naisalba sa ating mga gamit na pinundar natin sa pagkahaba-habang panahon. Isang insidente lamang ng sunog, ubos lahat ang ating mga naipundar. At marito magtamo sa atin ng emotional damage. That's right. Naku, hindi lang po yung ating mga gamit, no, kung hindi ang ating emosyon, ang ating katinuan. Naku po, tayo ay palaging mag-ingat. Huwag ho tayong magtumpiyan. Doble ingat ngayong Disyembre. At sa lahat ng buwan sa bawat taon, tayo ho ay mag-ingat, no? Habang hindi pa nangyayari ang mga iniiwasan natin, eh talaga naman po mag-ingat na tayo ng mabuti. Okay, at dahil dyan, maraming salamat again, Kabalay na Hamsari, for our HSF, ang ating health and health and safety first. Nako, medyo naapektuhan na ating ang inyong lingkod ngayong araw na ito. Sa dami ho ng ating sinasagawa na mga aktibidades sa bahay, sa opisina at kung saan-saan. Ayan. Subalit tayo ho ay dapat mapatuloy sa atin pong pamamahagi ng impormasyon sa ating mga kabalay, sa ating kapwa Bangsamoro, sa ating kapwa Pilipino at sa ating kapwa tao sa buong mundo. Okay. At magbabalik na ho sa misenya si Kabalay na Hamsari sa ating Facebook Live, sa ating kabalay dyan sa kabilang kwarto, sa ating technical side, upang ibalik sa atin ang ating director for technical and regulatory services, at nang malaman natin mula sa kanya ang pinakabagong kaganapan, ang mga natapos accomplishments at mga naranasang hamon ng ating technical and regulatory services. Sir Swart, narin na po ba kayo? Yes, Sally. Oh, thank you so much. Ayan. Sir Swart, bago ho tayo na mag-diskurso regarding the accomplishments ng TRS, kayo muna ay aming kakamustahin. Sir Swart, sa lahat ng aspeto ng inyong buhay sa ngayon, kamusta po kayo, Sir Swart? Alhamdulillah at masaya ako ngayon dahil na-approve ng ating budget with flying colors. Mashallah! So at least na yung services natin sa Bangsamoro ay at least may expand man lang natin because of the budget, especially on the capital outlay. Mm-hmm, that's right. Sir, capital outlay nandiyan po under yung ating housing program, no? Yes. Yeah. Infra projects, correct. Thank you so much for that. At Sir Swart, ipakilala niyo po sa amin itong technical and regulatory services. Ano ho ba itong serbisyo, mga serbisyo ho na ibinibigay ng TRS? Siguro na before ako mag-dwell on the technical regulatory services, I'd like to anchor first on our mandate, which is the Ministry of Human Settlement is mandated to act as the primary ministry for human settlements, urban development, and management of housing in the Bangsamoro, or I call it HUMAN. Then with that mandate, the Ministry of Human Settlement is the merger of the
HLURB as well as the RHRDA. Yes. So with the functions of the function of the HLURB has been lodged typically on the technical and regulatory services. Mm. So that is the regulation of subdivision and condominium projects mm-hmm. and other similar real estate development projects. That's right. And also the registration of licensed brokers, accredited salesperson engaged in project selling. Mm-hmm. And also we are also tasked to for the regulation of homeowners and homeowners association. Mm-hmm. And another is the technical assistance or the planning assistance and promulgation of standards and rules for the land use planning, zoning, and land development. Mm-hmm. So yun po yung mandate o yung functions ng HLURB noon ay na-lodge sa ating technical and regulatory services, except yung adjudicatory function na-lodge siya sa EDSAC, yung sa Human Settlement Adjudicatory Commission. Mm-hmm. Naku, Sir Swart, napakadami. Napakadami yata ng tungkulin ng TRS. Kagaya nga po ng inyong nabanggit. Sa ngayon, Sir Swart, ilang divisions ang under sa TRS? Currently, as per our administrative code, meron tayong dalawang division, which is the Environment and Land Use Division and mm-hmm. As well as meron tayong monitoring and evaluation. However, dahil for in order for the office to function, mm-hmm. the part of the Policy and Coordination and Regulation Commission has been also lodged to the Technical Regulatory Services, but only the regulation part of the Policy Coordination and Regulation Division. The policy is also lodged to the OMS, to the Operation and Management Service. So nahati ngayon yung sa policy, nahati sila yung policy side still under the operation, and yung regulation is na falls siya sa technical. Mm. And yes, then with that ang TRS ay meron tayong mga frontline services na ino-offer. Okay. Ito ay ang for the environment and land use, meron tayong ang ino-offer natin na services ay technical assistance on the formulation, updating of the comprehensive land use plan, mm-hmm. yung issuance of the locational clearance also, mm-hmm. and yung issuance ng zoning certification. Mm-hmm. Then for the housing and real estate development, meron tayong issuance ng preliminary subdivision development permit. Okay. And meron tayong development permit also, mm-hmm. The certificate of registration and license to sell. Sa atin din po kumukuha yung mga nagbabalak magtayo ng subdivision, mm-hmm. ng certificate of registration sa license to sell. Mm-hmm. Then registration of real estate brokers and dealers. So dapat po before kasi makapagbenta ang isang broker sa isang subdivision dito sa bar, may kinakailangan muna nila magpa-register sa ating ministry para ma-regulate yung practice ng real estate service. Mm-hmm. And other service for the homeowners association ay registration of HOA. Dito rin po nagpapa-register sa atin yung mga homeowners association, and yung meron din tayong nag-assist din po tayo sa mga homeowners association management kung how they manage their homeowners, mm-hmm. in their respective localities or in their respective communities. So itong frontline services natin na ito, mm-hmm. ay reflected na rin po ito sa ating Citizens Charter, okay. In compliance also to the Anti-Red Tape Act ng ating ng government. Mm-hmm. Sir Swart, nabanggit niyo po, naku, ang dami-dami, no? Nabanggit niyo po yung mga lisensya at permit na dapat hungkunin nila sa MHST. Sir Swart, ano ba ang kahalagahan nito mga permit sa kalisensyang ito? Ito ay part ng ating regulatory function na kinakailangan natin i-regulate yung mga subdivision, for example. Hindi ibig sabihin na nire-regulate natin sila ay pinagbabawalan. Hmm. Ito lamang po ay isang mga development na mga development parameters lang po na para sa kaligtasan ng ating mamamayan at kaligtasan na rin po ng ating mga ng environment. Hmm. Dahil nga po sinasabi nga nila ang lupa ay finite. Hmm. Ang lupa ay hindi na po madadagdagan ng ating kalupaan. Samantalang ang paggamit ito ay maraming napaggagamitan. So ito rin ay naangkop doon sa ating sinatawag nilang zoning ordinance. Hmm. Kung nakasaad sa zoning ordinance ng isang municipality,
ay iba ang classification, halimbawa nakalagay na residential tapos patayuan nila ng commercial building, ay hindi po tayo papayag doon. Okay. Samantala, yung mga magpapatayo naman ng housing projects, halimbawa malapit sa mga denser zone, hindi rin po natin nahayaan yun na doon sila magpapatayo. Mm-hmm. Maghahanapan natin sila o mag-coordinate tayo sa local government unit para mahanapan ng magandang lokasyon na safe para sa ating mga mamamayan. Ayun. Yan po yung pinakadahilan kung bakit kailangan ho natin mag-secure ng lisensya at yung permit po sa MHSD para ho sa sustainability ng ating mga projects, kagaya nga ho nung sinabi ni Sir Swart, at sa kaligtasan ng developer nung gumagawa ho ng proyekto at ng mga beneficiaries ng ating mga proyekto. Importante po yun na malaman natin, ha? At huwag ho tayo mag-shortcut. Dapat dumaan talaga sa MHSD pag ganitong mga proyekto ang ating ipatatayo. Sir Swart, sa ngayon, throughout these functions no ng TRS, under regulation, yung monitoring and evaluation, at yung ating ILUD, no? Yung ating technical assistance sa ating local government units. Nasaan na po tayo as to accomplishments sa panahon ngayon, Sir Swart? So currently, for 2023, mm-hmm. ay nakakandak na po tayo ng apat na capacity development, sa ating local halimbawa yung sa ating local shelter plan. Yes. Nakakandak na rin tayo ng PLUC review and approval process, and yung mga devolved functions nila kakakandak lang natin PLUC member orientation the other day, mm-hmm. dito rin sa Blue Lotus Hotel. Meron na kakandak na rin po tayo ng 24 technical assistance. Wow. Ito yung mga cluster approach, single approach, updating and revision ng kanilang CLUP, mm-hmm. and yung public hearing po kanina na nabanggit ninyo rin. Mm-hmm. And itong taon na rin po ay meron na rin po tayo, nakakandak na rin po tayo ng nakapag-endorse na rin po tayo ng tatlong CLUP sa ating sanggunian na panlalawigan ng Datuling Sinsot Maguindanao, yung sa Butik, mm-hmm. and meron din po Tabato City po ay na-endorse na po natin ang kanilang CLUP sa Regional Land Use Committee. Mm-hmm. And ito po may apat na po na na-approve na CLUP. Ito po ay yung sa Municipality ng Taraka, meron tayo sa Piaga po, mm-hmm. sa Bacolod, Kalawi, and of course sa Pagayawan, sa Lanao del Sur po ito lahat. Masyaala. So, masaya kami ngayon dahil unti-unti nang nababawasan or nagkakaroon ng CLUP ang ating mga local government unit. Mm-hmm. Kasi ako sa atin meron tayong 119 municipalities, mm-hmm. in the region. That's right. So with out of that ay meron tayong 67 na walang CLUP, mm-hmm. at meron tayong 37 na updating, meron tayong 15 na updated na, then although itong sabi natin updating and updated, ito po ay may mga CLUP, but yung updating yun ay hindi pa nag-expire ang kanilang CLUP, pero kinakailangan natin i-mainstream yung CIDRA, yung Climate Change Disaster Risk Assessment, kasi ito yung mandated by law na rin na dapat na mainstream sa lahat ng plano ang ating climate change and disaster risk. Correct. Mm-hmm. Sir Swart, in a nutshell, ano ba ang kahalagahan, Sir Swart, no? Kahit konti mga katagalang, ano ang kahalagahan ng Comprehensive Land Use Plan? Ang Comprehensive Land Use Plan, kahalagahan niya, as nabanggit ko kanina po, ay ito ay maayos at tamang paggamit ng lupa. Hmm. Dahil ang ating mga kalupaan ay hindi na po lalaki at hindi na po ito madadagan. So kinakailangan maayos natin ito magagamit, at dapat lahat ng kalupaan natin ay maplano at may paggagamitan. Hmm. Dahil hindi natin kahayaan na may, sabi pa nga nila, no land left behind or undeveloped. Dapat lahat-lahat ng lupa na yan ay meron kang sapat na plano na para lagyan ng development. Correct. O kung hindi man, may tinatawag tayong protection, o meron tayo kasi mga kalupaan na hindi pwedeng galawin, at hindi pwedeng paggamitan ng kung ano-ano, dahil nga po doon sa mga sa batas na hindi sila dapat mapangalagaan sila. Mm-hmm. Ang kahalagahan din ng ating CLUP ay dapat naka-align yung paggamit natin ng lupa doon sa ating zoning ordinance. Yun. Kung ano ang naka sa ating zoning ordinance,
ay yun dapat yung masusunod. Dahil sa lahat ng plano, ay ang CLUP lang ang may tinatawag nating zoning ordinance. Yung zoning ordinance ay yun yung implementing arm ng ating CLUP. Ang ating CLUP ay technical document lang yan. Kahit may CLUP tayo, kung walang zoning ordinance, ay useless din yung ating CLUP. Correct. Yung zoning ordinance talaga ang nagpapatatag doon sa ating CLUP. Mm-hmm. Ayan. Malinaw na ho ang importansya nito ang tinatawag ho nating Comprehensive Land Use Plan, na ang nangunguna ho sa paggawa niyan ay ang ating local government units. Dapat ho ang bawat LGU, according to Sir Swart, ay mayroong Comprehensive Land Use Plan. Yan ang tinaguriang mother plan, no, ng bawat local na pamahalaan. Yes, Kabalay na Ri? Question, sir, kung interesado po ang private individuals na mag-request ng license or any particular license, any particular reason na gusto lang magpagawa ng building or anything, pero let's say nasa provinces sila, mm-hmm. so let's go for Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, or Lanao, do they approach the regional office or are our provincial offices capable na mag-provide din sa kanila ng similar services? Magandang tanong yan, no, Ms. Rhea, no? Actually, we are empowering the provincial offices to assist our applicants in the application of the permits, kasi mahirap yung connectivity sa atin. So dapat doon pa lang sa provincial office ay sila yung magpo-process. Actually, sila yung mga processing unit sa baba. Dito sa regional office ay tayo lang po ay reviewing and approval body. Sa kanila po pinoprocess lahat ng documents. I-check nila yung completeness ng documents doon sa baba. Dahil kung kulang ang isang dokumento sa kanilang application, ay ibabalik doon sa sino man ang ating mga stakeholders o mga client para ma-comply nila yung documents na based na rin po doon sa ating Citizen's Charter, dahil doon na po nakalagay sa ating Citizen's Charter kung ano ang mga necessary documents na kailangan nilang i-secure. So yan ang importansya, no? Gaano ka-importante ang ating mga provincial offices dito ho sa mga prosesong ito na nabanggit ng ating director, si Director Swart, regarding the regulation function ng ating ministry. Sir Swart, sa ngayon, with all these implementations, yung mga manifestations, yung mga effects ng inyong walang kapagurang implementasyon ng inyong mga activities, ano ba, sir, yung mga kinakaharap niyong mga hamon or mga challenges along the way while you implement these activities? Actually, pinaka-challenging talaga dito sa ating sa atin is yung kakulangan ng mga data ng mga local government units. Dahil tayo po ay nagre-render lang po tayo ng technical assistance, hindi po tayo yung gumagawa ng plano ng local government unit. Totoo. Dahil sila po ang gumagawa ng kanilang plano, dahil sila po ang nakakaalam kung paano nila iplanuhin ang kanilang municipality. Dahil ang sentro ng ating plano ay ang tao. Hindi para kanino man ang ating plano na yan kung hindi para sa mga tao. So yun yung mga kakulangan ng data sa local government unit, as well as mga data na rin from provincial offices, ng ating mga line agencies, and even at the regional level, medyo meron tayong mga data gaps na dapat na pagtuunan natin ng pansin para ma-feed natin o talagang may share din natin sa ating local government unit para lahat ng plan natin ay nakalain. Dahil meron tayong tinatawag na hierarchy of plans na dapat ang plano sa baba at sa taas ay naka-align sila. Tama. Hindi pwede na ma-disalign dahil mawawala tayo sa direction. And another challenge dito is actually yung sa step 12 actually ng CLUP, mostly yung sa implementation and monitoring and implementation ng CLUP, dahil yan po ay minomonitor din po natin. Tama. But currently po, ang ating monitoring and evaluation po ay nagkakadak sila ng field monitoring ng implementation of CLUP, and I'm very much happy for that na nasa field pa sila actually ngayon. Actually, yung iba nasa island provinces, at yung team ating regulatory services ay nasa island provinces na rin po para po mag-conduct ng sila na po magkakandak ng primary data, dahil po para maka-develop na rin po tayo ng database sa ating ministry. And ang ating MNN po rin po to mention is nagkakandak din po sila ng geotagging ng ating mga infra project. So masaya masyado ang technical regulatory services, at least kahit papaano at this point,
eh meron na tayong mga data on sa ating local shelter plan in general. Mm-hmm. So yung local shelter plan, yun yung kahalagaan ng ating mga data at the regional level, ay mag-anchor na lang doon ang ating mga local government unit with respect sa kanilang local shelter plan. So at least matarget na nila kung ano yung ating projection at the regional level. Mm-hmm. Okay, napakaganda, Sir Swart. Actually, the bottom line of all of this ay yung ating tinatawag na evidence-based planning and programming na itinataguyod po ng ating ministry and of course, ng buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sir Swart, ako malapit na magtapos ang ating oras, no? With all these challenges, Sir Swart, ano ba ang sikreto ng TRS? Bakit hanggang sa ngayon ay talaga naman po nga namumulaklak sa accomplishment ang TRS? Sabi nila One TRS, ang pinaka-importante lang naman talaga dyan ay ang teamwork. Mm-hmm. Ay yung teamwork lang. At saka isa pa, siguro sabi nga daw nila is stricto daw ako, sabi nila. Stricto, malupit. At na-stress daw sila sa akin. So sabi ko naman, this is actually for you na, in order for you to grow. Because this, we are public servants. Mm-hmm. We need to serve the people. Hindi ito personal ko, hindi mo ito personal, dahil itong opisina ay pagmamayari po ng mga tao. Sabi nga nila, public office sa public trust. Yeah. That's why yun na lang din yung tinitingnan natin. Then, in the implementation ng ating mga programs and projects, ay naka-anchor pa din po tayo dun sa tinatawag nilang moral governance. That's right. That's why, for me, as the director, I'm very much vocal with them. I always conduct meeting with them and tinatanong ko sa kanila kung ano yung mga issues and concerns nila. And as well as nagdidig deeper kami, nagma-micromanage muna kami at this time because nasa transition pa tayo. So even sa local level ay bumababa po kami, di buong TRS team to capacitate the local government unit. So yun po yung naging approach namin ngayon para at the same time, yun na rin ang part ng capacity development ng buong TRS team. Yeah, that's right. Sir Swart, bago yung huling mensahe mo, no? Si Kabalain Daria, mayroon pang isang tanong. Okay lang po makahingi, sir, ng isang mabilis na enumeration lang po ng mga divisions under you at isang parang mabilis lang na anong responsibilities nila under TRS. Ang ating tinatawag nilang ILUD or Environment, Land Use and Urban Development Division ay sila po yung natasan para sa technical assistance po ng ating mga paghandak ng ating comprehensive land use plan sa ating local government units as well as yung sa ngayon ay nagkakandak na rin po kami ng local shelter plan na technical assistance. Yes. And including HOA, nagkakandak din po kami ng technical assistance sa HOA. Mm-hmm. Then for the monitoring and evaluation ay from name itself ay sila talaga yung natasan on the overall monitoring and evaluation of the MHSD. Hindi po ito technical to clear. Ang monitoring evaluation natin ay more on a macro approach at the regional level. Mm-hmm. Hindi siya on the micro because after ng monitoring na nila nito ay they will recommend for a policy para at least yung ano yung nangyayari na gaganap sa baba. Mm-hmm. Ay pwede lang evaluate and they can perhaps recommend a policy na para ma-improve yung operation ng ating opisina. There you go. Mm-hmm. Okay, and thank you, Sir Swart. At dahil ang oras natin ay alas 12:09 na ho ng umaga, Sir Swart, ano ang inyong powerful, no? Nako. Yung pagka-stricto ni Sir Swart kasi balansa yan eh. No question. Sir Swart, ano naman po yung powerful message natin? Panghuling mensahe para sa ating mga tagapanood at tagasubaybay ng ating programa. Siguro ang pinakamasabi ko na lang talaga is itong trabaho natin dito sa BARM o sa MHSD ay ito na yung part ng ating jihad. Mm-hmm. Because we cannot go to the field, but this is another battle for us. So with that, kinakailangan lang natin talagang i-observe yung ating principle ng ating moral governance, which is which I call it a jihad. Yung J is for dapat justice. Mm-hmm. Dapat with serve with integrity also. Mm-hmm. And also serve with honesty also. Mm-hmm. And also
accountability, and of course, yung devotion. That is jihad. I hold jihad. Sir, J4? Justice, integrity, justice, integrity, honesty, accountability. Accountability, and devotion. Devotion. Okay. Oh, there you go. Yun yun. Ganito ako mag-memorize sa exams actually. Mashallah, sir. Another acronym that counts na naman ang nanggaling sa inyo ho. Maraming salamat, Sir Swart, also known as Director Suharto S. Wahab, ang Director 2 ng Technical and Regulatory Services. Sir, ingat po kayo dyan at ipapatuloy niyo po ang produktibong pagganap sa inyong mga tungkulin dyan po sa mga activity na ginaganap po dyan sa Davao, sir, no? Sa Davao City. Sir, see you soonest, inshallah, and see you in M. Yeah, wow! In M. Bye-bye, sir! At sa ngayon po, ang oras natin ay 12:11 na ho ng tanghali. Before we go to our KKK ngayong araw na ito, in our pamamahalang portion sa ating programa, mayroon tayong message from Ustad sa Anisa Taha. Salam mga matumpis, mga manisan, mashallah, mga malimu, mga kapagtayan. And we also have here from Engineer Abdul Rani Milaham Sahirani. Hello po Ma'am Salem, ang ganda ng Salem, no? Pa-shout out from Sulu State College. Kabalay na Hamsari, na-meet natin si Engineer noong awarding ceremony natin ng Sulu, di ba? Yes, so Hamsari. Mm. Isa po siya sa ating mga engineer dati ng Correct. Sulu. Naku, lumipat ng bahay. Kabalay na po sa awarding. At least ang witness niya. Oh, correct. Kabalay na Hamsari, ang last comment natin is from? Let me check po. Wala ko. From Diana by Mindal sa Sakal Morales. Assalamualaikum to my boss, Master Director Swart. Okay, there you go. At dahil dyan, ito na ko ang magic 3 questions from Kabalay na Ria for our KKK. Ria? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Kailangan lang po namin ang inyong pangalan, edad, trabaho, kung saan ang nakatira sa address, SIM network. At kung hindi po kompleto ang inyong detalye at hindi pa kayo nananalo sa amin, posibleng hindi po namin ma-send ang inyong napanalunan. Tama. Pero recently napansin namin may mga cellphones na hindi pala nakakatanggap ng congratulations or ng warning messages natin tungkol doon kasi parang scam siya basahin. Oh. So automatic na ma-block siya. Yes. Ano parang para makita nilang scam na yon or no kasi yan, no? From service provider yon na initiative para siguro for their own safety. Okay, so okay. Consideration na rin namin yan. Kung mapansin namin hindi kayo nag-reply sa amin, try namin baguhin ang wording para inshallah mag pass through sa security measures ng ating service provider. So just understandable, gets namin, mag-ingat dapat tayo. Pero ang ating numero is 0955-799-4778. Try namin ayusin ang wording para maka-block, para hindi kami ma-block. Pero for now, meron na kaming measures in case kung hindi po kayo mag-reply agad sa amin. We will respond accordingly, no? Para ma-solve yung ating issue, okay? Yes. Kabalinary, first question. First questions. May binanggit pong acronym si Sir Swart kanina na buo niya is HUMAN. Magbigay lamang ng isang ibig sabihin ng isang letra sa acronym. Naku! Na iyon. Yun ang unang acronym na binahagi ni Sir Swart. Ikalawa? Second question. Ang last na acronym na binigay ni Sir Swart ay JIHAD. Magbigay lamang ng isang ibig sabihin ng isang letra sa acronym na iyon. Isa lang? Okay, ang dali naman. Okay. At ang ikatlong question, magbigay ng isang division under sa TRS, Technical and Regulatory Services. Isa lang, kahit isa na lang. Acronym lang, no? Kahit acronym lang. Okay, acronym lang ang ibigay nyo. Sige, Kabalay na Ri. And for other details? Yun po ang ating tatlong questions para sa ating segmentong KKK. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, first question is isang letra na meaning, isang meaning ng letra sa acronym na HUMAN. Second question is isang meaning ng letra sa acronym na JIHAD. And the third question ay magbigay ng isang division kahit acronym lang sa na under sa Technical and Regulatory Services. And with that, yun po ang ating KKK. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 at nakikita ang cellphone ko. Marami nang sumasagot. Ayan! Tanggapin mo na
ang mga mensahe, mga text messages from our na-corresponders. Responders, yes. Kabalay na Rian, no? Ang ating mga kabalay na sasagot ho sa ating mga katanungan para manalo ng 1,000. Hindi. 1,000 lang pala. Isang daan. We're winner. Libang winners po yan. Ako, wala tayo ng 1,000. Anong gagawin mo pala yun, no? Anong nagawa mo sa 1,000 peso na load? Masyaallah. Transfer. Okay, sige. At dahil dyan, ang oras natin ay 12:15 na po ng tanghali. Kailangan na ho natin paalam sa ating episode ngayong araw na ito. Again, this is our 148th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay magpapaalam na sa ngalan ho ng ating napakabait at napakasupportive na minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara. At sa ngalan ng ating napaka-generous na Deputy Minister Aldin Asiri at ng ating ever-coolest, ever-supportive and ever-generous Director General Esmael Ibrahim at sa ngalan ni na... Ako po ang inyong lingkod Bang Samora Joyria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bang Samora Msari Pala sa ating kasamaan sa ICS, Sir Datunoz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, and also from DXMS Technical Staff, Sir Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa ngayong episode. Mm-hmm. Maraming salamat kabalay na Ria at kabalay na Hamsari. Ito ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na lagi pong nagpapaalala na gawin natin ang ating bawat gawain, ang ating bawat tungkulin nang isilasang alang-alang ang ating napakahalaga mga hashtag, at yan ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Wabillahi Taufiq wal Hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.